Isa ito sa pinapakalat na itong mga DDS. Itong lumang picture na ito. Kung kailan man ito, sigurado tayo matagal na ito. Sigurado tayo, ito po ay bago pa mag-eleksyon. At yun nga, binubuo yung kanilang tandem. Yan po ang nakikita natin. Pati ba naman pagtayo na itong tatlo puno na magpipinsan nga, ay pinupuna na itong mga ito. Ang sabi kasi dito, they are like frightened kittens in front of a mighty eagle. Ang gusto kasi palabasin na itong mga diehard. Noong mga panahon daw na kinailangan ng tulong na itong sina Marcos, sina BBM, PBBM, siyempre si Romualdez, para daw mga maaamong tupa itong mga ito. Noong nangailangan nga daw ng tulong kay Sara Duterte. Kailan? Kailan yan? Noong nangailangan ng tulong. Bakit? Para sa mga butanteng taga Davao? Dito kasi sa post na ito ang sabi, oh, ito daw ng mga Marcos at ito daw na si Romualdez nga. They act as if they own the country. So, ang punto ko dito, bakit ganun ka-importante ba itong mga Duterte para i-emphasize nyo yung kuno ay hinihingin tulong na itong tatlong ito? Does the Duterte or do the Dutertes own the Philippines? Eh, hindi naman eh. Kasi ang alam nating lahat, sa Davao lang sila medyo may edge ng konti. Konti na lang daw eh sa panahong ito. So bakit ganun ang pinupunto or ipinaglalaban na itong mga diehard? Sa picture na ito, wala naman tayong nakikita na awkwardness. Siguro lang nag-uusap sila at pinaplano yung tandem nga. Hindi lang ito tandem, nakagustuhan lang ng mga Marcos. Ha? Yung nangyaring uniteam. Nagustuhan po yan ng magkabilang partido para sila parehong manalo. Yung kiniklaim na itong mga DDS na hinding-hindi daw mananalo si BBM, kung wala hindi dahil daw kay Sara. Ay paano naman kung baliktarin rin natin ang sitwasyon? Kasi ang kiniklaim ng mga loyalista, never daw na mananalo si Sara Duterte kung hindi siya nakipag-tie up kay PBBM. O ay asan ang totoo doon? Kasi kuno doon sa 32 million na boto ang nanok si Sara Duterte, if I'm not mistaken, 32 ba yun? 5 to 6 lang daw doon ang totoong mga diehard. Ibig sabihin, ang natitira, ilan yon? Mga 25 to 26 million, lahat daw yun ay mga loyalista. Pero uulitin ko ha, medyo taasan niyo po yung level ng paninira. Kasi yung mga ganitong klaseng paninira na wala naman ditong awkwardness. At yung sinasabi nila, yung pagiging etong mga diehard kasi madalas ay sinusumbat, madalas ay, di ba, nakono humingi ng tulong etong mga ito sa mga taga-Davao, specifically nga sa mga Duterte. Wow! Kaya nga Davao eh, di ba? Davao lang. This doesn't mean they own the Philippines. Kung sana ganon, ay baka pati ibang bansa ay humiling ng tulong dito sa mga Duterte. Tulong talaga? Good luck!